Ito naman pong nakapag-preserve ng tin ceiling dito sa Taal. So, ibig sabihin, ito, yung printing na yan, original yan, yan pa rin yung noon. And also, pag may lindol, maingay. O, yun na nga, yun, no? Ayan, gumagana ganun. Tsaka may bagyo. Yung kwarto ng mag-asawa. Nice. So, same lang dun sa bahay. Hello! Ayan, welcome po sa Casa Villavicencio Ancestral House. Oh, thank you. So, ang bahay po na ito was built? This was built 1850s po, yeah. So, this is like 170 years old house na. One of the oldest house in Taal, sir. Oh. Ito po yung first generation of the Villavicencio family. Yung anim na anak po and their spouses po yung nasa ilalim. Oh, okay. So actually, before po open siya sa walk-ins and public po, before po mag-tour sa bahay, we're showing them a short film regarding with the family po and this house. So, panoodin po muna natin bago din tayo mag-tour. Okay. This way po tayo. Nice. Di ba, araw ng Monday, supposedly sarado sila. Pero, in-open nila para sa atin, mga kaijubeno. So, eto si Gliceria Marella Villavicencio. Dito po yung aming Yung papanoorin natin? Meron tayo dito, sir, mga pictures ng mga TV series and movies na dito kinunan mismo sa bahay na to. I see. Ayan. General Luna, MMK 18 years, bawat sandali, one true love. Ayan, tapos meron ito, pong mga katipunan, Ilustrado, Bonifacio. Ang Larawan, the musical, ano po? MMK drawing, Ikaw Lamang. Nag-shoot din palang Ikaw Lamang dito. Yes po. Pero ito pinakamatagal po dito is Ang Larawan. 80% of the movie po dito kinuhanan. Eto, this one, no? Yes po. Then the latest is Damaso. Damaso. The last po pala, Gumbursa. Oh, Gumbursa. Gumbursa. Ipapalabas pa lang yun, di ba? Yes, apo. Nag-film pa sila ngayon. Ano to, series ba yung Gumbursa? Hindi ko lang po sure. Parang yung ipapalit sa Maria Clara, yung alam ko eh. Dugtong siya dun eh. Oo. Okay. So, etong baba, ito talaga yung silong kasi nung araw, ano? Same as the old houses din, no? Opo, yes po. No? Parang the livable part of the old houses po kasi before, nasa second floor. Second talaga. Floor talaga. Yung baba po kasi itong entrance na to, this is basically the parking area nung unang panahon po. We call it the Zaguan, no? Yung Spanish term po. Then yung video room po, dating kwadra yan. Tapos yung entrosuelo po nila, yan yung parang pinaka-opisina ng bahay before. So dito, typically parang storage room lang. Walang masyadong ganap po dito sa first floor. Sa taas po talaga yung livable part ng mga bahay. So yung bahay na ito is ilang, ano ba to? 80% original, 70?
Most of it original naman. Most of it po original pa rin. Not 100% po kasi may part na po na nagiba. Like the kitchen po. Tapos na-restore lang nila. Pero as in the structure po, yung mga kahoy, original pa rin. May mga nadagdag lang po pero original pa rin. Okay. Ayan. So dito po tayo sa Tahas. Diba? Careful po at talagang matarik ang mga hanggana nung... Ito na naman tayo. Sana po. So, noong araw, kapag aakit ka ng mga ganito, kailangan nakatagilid ka. Nakatagilid, opo. Ganun, no? The yeah. size daw po kasi ng step ng yes. Hindi pag, standard hindi daw dapat... size ng paa ng Pilipino. Oo. So, kung hindi, kung malaki yung paa mo, kailangan, kailangan side. Kailangan nakaside. Oo, di ba? Maarte. And one of the reason din po kasi yung mga suot nila, di ba? Ah, yes, yeah. Hindi totoo. Pwedeng basta na lang. So, ang lalaki, ang luluwag ng damit. Eh ngayon kasi mga barok-barok na ngayon. Yes. Yung iba pa magsaslide na lang. Ang linis naman ng bahay. So, ito po yung antesala. Ayan. So, welcome po sa second floor of Casa Villavicencio House. Ito naman pong nakapag-preserve ng tin ceiling dito sa Taal. This is the only diba house. Diba ito yung lata? Yes, galvanized tin ceiling. Ayan po. Actually, yan po ang nag-reflect ng ilaw sa bahay. Kasi during 1800 po, during that time, wala pang kuryente. Ano po, 1919 pa po, nagkaroon ng kuryente sa Taal, Batangas. So, yung mga chandeliers, original from 1800s. Pero decoration lang po talaga sila. Okay. Wala akong ano talaga sa silbe sa mga ilaw-ilaw. Ayan. Yeah. Tapos yun po yung wall ni Casa Villavicencio is made of canvas cloth. This one. Tela po yan, yes. Yeah. Canvas cloth ito? Apo. Tela po yan and hand-painted. Oh, yan po ay canvas cloth to. Inilagay kaya pa naman noong 1919. Yes. Na-renovate na din po kasi ang bahay early 1900s and yung naano po dito na architectural design is Art Nouveau design. Art Nouveau. Yes, okay. Art Nouveau. So may mga kalado na po. Ayan. So ibig sabihin ito, yung printing na yan, original yan, yan apo, pa rin yung noon. Apo, hand-painted po yan at ang ginamit po dyan ay ang tawag dito. Mga katas ng mga vegetable, parang vegetable pigments para kulayan po yung tela. Oh, ang galing na. Ang galing ano, na preserve? Opo. So, katibay. Yung unang renovation ng bahay is 1994 para gawing residential house po. And parang ano na po 'yon, parang wish ng father po ni Sir Ernie ng may-ari ngayon. Oo. So, kaya po, pinaano nila. Before daw po, well, medyo hindi kita yung mga designs. Tapos yan po, napalabas nila yung original painting sa wall. Tapos yung mga sliding window mockupies, window, are original. Yes no? po, opo. Galing na ito. Binili na lang po ng Sir Ernie yan. Casimano, yes. Yes. So, noong araw, syempre sa probinsya, malalaki yung bintana mo. Dungaw-dungaw ka lang. Tinitignan mo lang yung mga dumadaan ng mga tao. Nice. Tsaka po yung mga bahay talaga before, matataas po. Yung actually, yung sa mga bagong building code ngayon, ito po ay katumbas ng tatlong floor na bahay. Oo. Kasi ano, parang status symbol po ng mga Filipinos before yung high ceiling. Ayan. Then from here po, actually dito tanaw na yung dagat. Dito. Ah, mula dito? Apo. Kaya din po napinturahan yung ceiling ng dark brown. Dahil nangangalawang na po siya. Dahil malapit kami sa dagat. Oh. So para ma-preserve yung ceiling, pininturahan na lang po ni... Pinapinturahan na lang po ni Sir Ernie. Yan. Yan. So hindi lang po masyadong tanaw ang Balayan Bay, pero from here... Ito that's parang, Balayan na ba? Ah, hindi po. Ito parang West Philippine Seaside po itong... Oh, okay. Ayan, natatanong na natin yung ano... dagat. Ayan, ito po si Lola Iriang and Lolo Eulalio. Ayan. Yung painting po na yun is replica na lang, pero painting po yun ni Juan Luna. Painting ni Juan Luna. Yes po. Pero replica na lang siya ngayon. Yes po. Pero nasa na yung original? Ang original po, nabanggit lang po nila Sir Ernie na nakatago. Okay. Parang one of the paintings po were sold sa isang artist na nagbabalak mag-open po ng isang art gallery.
na hindi po natuloy dahil nagka-pandemic. So, tinago na lang po yung painting. So, pang ilang generation na yung may-ari ng bahay? Si Sir Ernie po is from the fourth generation fourth of the generation family. Siya. Yes po. Galing, kita nyo. Original lahat yan. Yung canvas na yan. Pero siyempre, nilagyan na lang nila ng kahoy para to para protect. Para sit still yung Yes. Kasi dati wall lang kasi siya noon. Si Lola Iria. So yung yung wedding gift house, parang inalo lang siya, ginaya, no, dito. Actually, yung itsura niya. Kwento po niya, nung kinasal sila noong 1872, yun yung niregalo ni Eulalio kay Glicerio when they got married. So, yun po is medyo mas bata-batang era na bahay. Parang Victorian house era na po yan. So, kaya po nandoon yung ibang like history of the family. So, dun po sila tumira. Tapos may isang governor general na nagstay. Spanish general po na sumakop sa kanila doon, pinaalis sila sa bahay na yon para manmanan po kasi they were helping the Philippine Revolutionaries during that time. So parang napagdadahan sila na tumutulong ata tong mag-asawang to, ating palayasin dyan. So parang minanmanan sila from that house po, tapos pinalipat sila dito sa bahay na to. Ito po yung bahay mismo ng magulang ni Eulalio Villavicencio. Okay. Yan po ang kanilang bahay nung sila kinasama. Nakakatuwa yung mga window. Opo. Original. Kapis windows. Kapis ito, windows. Ito, kagandahan po kasi ng mga kapis windows, translucent yung color. So, even though the windows are closed po, pumapasok yung liwanag sa laban na po. And si kapis shells daw po ay nag-absorb ng heat. So, kahit nakasarado. Ng alin? Ng heat? Ng init. Yes. Ng init. So, kahit nakasarado po, hindi ganun kainit sa loob ng bahay. And also, pag may lindol, maingay. Yun na nga, no? Ayun, gumagana-gana. Tsaka may bagyo, no? Yes, brrr. Alam ng mga tao na, may parang may bagyo, lumalakas ng hangin. Oo. Ayan. Nice. Finally, nakapasok rin tayo yes, dito. Yes, opo. Sa kasi ilang beses na akong nag-try na mapasok sana yung bahay, pero hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon. Pero ngayong araw ng Lunes, finally. First time may shooting. So, kailan uli magkaka-shoot dito? Depende naman, sir. Depende sa naman. Ano po. Pag may nag-ocular na niya, malalaman na. Oo. Pero, so, gusto ko makita yung bedroom. Ito po yung ang master's bedroom. Master's bedroom. Yes. Ah, I see. Ayan. So, ito po yung kwarto ng mag-asawa. Nice. So, same lang dun sa bahay na nakita natin sa Miranila, no? Ganito rin yung same bed lang, frame. Ito kasi yung ano daw ito eh. Four-poster bed. Yes. Ito po ano, atay bed. Oh, yan, yun, atay bed. This tama is made of ebony wood or yung kamagong, one of the hardest kahoy sa Philippines. Tama, atay bed. Atay bed. Yeah. Kasi nung araw, meron pang kulambuyan eh. No? Yes. Nasa laundry lang po. Nga, iba yung hangin, ano? Ang presko. Malapit po kasi kami sa dagat, kaya yung hangin talagang ano. And also, Taal Town po is uphill town. Uphill town, yes. Mataas nga, no, yes. Kaya. So, dito naman sa kabilang bedroom. Ito po yung isang bedroom. Kaninong bedroom? Ito po ay sa panganay na anak. Oo. Ito ay? Sa panganay na sa panganay. And the rest of the children po, sa sala natutulog. Ah, ganun? Sama-sama sila, no? Yes. Tapos itong part po na to, na-renovate na siya noong 1900s. Nagpagawa po sila ng bathroom para kay F.B. Harrison. So, Francis Burton Harrison, the first American Governor General. Tumigil po siya ng isang gabi dito. Oh, yeah. Nice. Yung ganap diba? Naman po na yon magkakaroon na ng electricity sa Taal. Oo. So, Villavicencio family po is one of the prominent families in Taal. So, dito nag-decide. And yung isang son-in-law ni Glicerio and Eulalio po is a senator that time. So, dito po, parang visitor nila, si F.B. Harrison.
Nagpagawa po sila ng banyo para kay FB Harrison kasi during that time po, wala pa rin daw banyo sa loob ng bahay. Oo, syempre, mahalang banyo nung araw. Ayan. Pero ito po, renovated na. Yung original tiles are yung nasa right yung nandito side sa may wall. Itong machuka. Yes, yan. That ay, machuka. Apo, original. Oo nga. Hindi na nila tinanggal, syempre. Apo. Yan na lang daw po yung natira nung nirenovate yung bahay. Nung 1994, para gawin nilang residential house nga po. Nice. And hindi inaasahan na matutuwa ang mga locals and foreign tourists na diba? Pasukin yung bahay. Kasi nga po, di ba, ang laki-laki ng bahay. Kaya nga. Nice. Siyempre, minsan, naku-curious ako kung ano yung itsura lagi ng CR. Paano ba yung CR nila nung araw? CR dati. Although, before, marami... wala pa kasi tayong mga planning system. Oo nga, yes. So parang sabi nila may isang ano lang na doon sila gumagamit. Oo. Parang may a small hole tapos diretso na sa baba. Oo nga. Yung mga ano nila. Tinatago-tago. Wow, ito tingnan mo to, mga luggage nila oh. Yes. Ito po early 1900s na yan. To lahat to no? Apo, yes. May ganyan ka pa ba? Mama mo, hindi na ikaw. So, kita nyo yung ano, yung flooring, hindi siya ginamitan ng pako, no? Yes, wooden pegs po yan. Oo. Oh, ganyan talaga sila. Parang nag-aano sila, parang na... Dikit-dikit lang. Lego, Lego house. Ito yung baol. Ito ba original na baol talaga apo, dito sa bahay? Apo, dito po sa bahay. Isang lagayan niya ng mga kumot. Yes. No? Kapag nagta-travel sila actually before, yan po yung dinadala talaga nila. Kaya sila may mga alipin. Grabe naman tawagan. Yan. Totoo po. Totoo yan. May kasi syempre, tagadala hindi sila. Kasi syempre, hindi mo naman madadala ng ikaw. Totoo. Ang laki-laki ng luggage mo naman. Ano po? Yan. Yung ginagamit nila for traveling. Para lahat na daw po ng gamit na dyan. Ito yung ginagamit sa ano pag naghihilamos sila. Oh. Yes. Nung araw. Lalagyan ng tubig ito. Tapos... ilamos lang. Or minsan, dyan na rin, yan, parang yan na rin yung ano nila. Hindi na sila yung lagi-laging nariligo kasi nasa bahay apo, lang yes naman po sila eh, di ba? Imagine po before, dati daw, twice a week lang naliligo yung... di ba? Hilahilamos lang, punas-punas. Yes. Kasi ano, yung climate, parang ano, climate naman po before, hindi naman ganito kasi. Kainit. And besides, mga, hindi rin sila lumalabad, nasa bahay yes lang. Tapos yung mga kinakain din po, hindi naman nagbibigay ng ano sa katawan natin before. No? Yung mga yeah pagkain nila before, healthy na. Oo nga eh. Ayan po. So, dito naman po tayo sa komedor. Ang tagal na natin sa kasa. Sorry po. Okay lang po. Komedor is the dining komedor, area. Komedor, dining area po. Ayan. Ayan. Ito naman po is yung part ng bahay na na-restore na. Oh. Yung floor po nito ay napalitan na. Dahil okay may mga part po na talagang sira na. Sira na talaga apo siya. Tapos nasa ilalim po nito yung... siguro napanood nyo sa video na... William Sancho Family helps the Filipino Revolutionaries. May ano, may... meron silang hiding place. Hanggang ngayon ba open pa? Ito po. Pwede makita? Apo, ito. Bawal lang pong bumaba. Ay, ganun? Pagbaba nyo po, makikita nyo si Fidel. Ay, ito. Ano? Ayan. Ginawa na lang pong salamin para makita na lang po ng mga guests. Sa loob. Na meron sana po talaga pwede siyang... tayong bumaba. Joke. Baka. Ayan, hanggang ganyan lang tayo. Oo, oh, ma. Baba tayo. Joke. Sa Quezon Province. Ito naman po ay yung... so, ito ay ginagamit nila kapag... parang ano po, parang escape route nila dati. Tapos, secret meeting place nila. Hmm. Kasi po, si Bonifacio na tsaka yung mga iba ning kasama sa mga, sa ano... Andres dito po Bonifacio, sila no? Tatago para mag-meeting, kung anong pag-usapan nila. So, dito po. Kasi before po, yung mga open canals na sinasabi nila na may underground tunnel daw na connected sa mga ibang bahay.
Actually po, yun before is mga open canals po yun. So, nung nagkaroon po ng mga improvements sa pagtatayo ng kalsada, natakloban lang po siya. Oo. So, parang yun po yung naging escape route ng mga Filipinos before para makatakas sila sa mga Spaniards nung unang panahon. Okay. So, etong ano na to, saan tatagos to? Si Bahan? Hindi naman. Meron daw po meron? Na papunta sa church. Hindi nyo pa na-try? Hindi po. Ah, pero hindi naman po siya na-open sa I'm taas. Sure ano na to, close na, no? Yes, opo. The other thank party. You sa pagpapasilip yeah. ng... Ito pa yung wedding gift, ayan, sa kabilang bahay. O, karugtong lang. Oh, okay. Actually, it's a twin house po kasi din talaga eh. Oh, kasi ito yung bahay. It was connected by a wooden bridge nung una pa. Oh, yes. So, dati nga, sabi ni Mamila sa wedding gift, merong ano dito, tulay, patawid dito sa bahay ng kanilang magulang. Hello! Hi! Hi! Welcome to the Philippines! Diba? Ang dami nilang mga yes. bisita. Pero ba't ganun? Monday ngayon, ang daming bisita. Kasi po, kami nag-o-open kami sa pag-Monday eh. Okay. Mga, opo. Yung... Nanay Mila! Ako na naman! Hello! Ayan si Nanay Mila oh. Daming tao at karamihan mga foreigners, mga kaytubero. Hello! Nakakatuwa naman sila. Lunes na Lunes. Yes. Kasi yung mga government museum, sir, sarado talaga dito oo pag nga. Lunes. Oo. Pero yung mga private, nagbubukas kami. Basta yung mga pre-arranged tours, oo, binubuksan oo. Kapag Monday. Oo. Galeria Taal, nagbubukas na din po pag Monday. Ah, okay. Yes. Galeria Taal? Ah, po, yes po. Kasi yung first floor nila, ginawa na nilang restaurant. Cafe. Cafe, yes. Yes. So, pag ano yung nasa taas, so wala na silang choice. Sige, buksan na din natin. Buti nga eh. Na... At least may mga option yes. sila. Ah, diba? Ang daming tao. Nakakatawa, no? Ganda diba talaga ang Taal, no? Oo. Kahit ako, balik ako ng balik dito eh. Parang palima na ata pa anim na balik na ni Sir Fern. Oh, walo na, kamo. So, ulitin ko lang mga kaytubero, no? Yan yung wedding gift na pinuntahan natin the last time. Aww. Tapos ito, Villa Vicencio pa rin, pero ito yung bahay ng magulang ng may-ari ng bahay na yan. Komedor. So, yung dito sa kabilang side na to, kitchen naman yan, sir. That's the kitchen. Apo. Pwedeng sumilip? Yung, sige po. Yan po yung fully restored kitchen na po. So, yung mga ibang gamit na na-save po sa pagguho ng kitchen, oo. Nilagay na lang po dito. Ay, naabutan ko to. Itong pag... Then, ito, yes. Sa probinsya. And ano po, ito po parang ginaya na lang doon po yung itsura ng kitchen before. So, this was the kitchen looks like before. Yes. Then, nasa ilalim po talaga, nasa first floor yung kitchen nila. Oh. So, yung ilalim po nito ngayon is a modern kitchen na po, used by the owner na. Dahil nga dito sila nakatira. Yeah. So, nasan sila ngayon? Nasa Manila po nasa sila, Manila. Sir Ernie ngayon. Okay. Tapos may banya na din po dito, dagdag na lang. Ano naman ito? Ito modern yung... kitchen na po yan, sir. Ah, okay, private okay. area na ng bahay. Yung ginagamit na po na kusina nila, boss. Okay. Okay. Dahan-dahan ka lang ha, madulas yung ano, yung flooring. Thank you, kuya.